Dito na naman ang inyong kusinerong Okay Lami, kusinerong Bisaya. Gagawa tayo ngayon ng most requested na dish. Ito yung hinihingin nila sa atin kung paano si kusinerong Okay Lami gumawa ng kanyang chicken biryani. Ngayon, ito ang ating masanggap sa biryani. Unahin natin pag marinate ngayon yung ating manok. May manok na tayo dito na ay pulpi ng guwapahang manok. Skinless yan. Yung wings hindi na natin natanggalan ng skin. Pero most of the chicken, tinanggalan na natin yung skin. Imamarinate lang natin ang ating manok. Madali lang. Lalagyan lang natin ng yogurt. Yan, yogurt. Itong coriander. Turmeric powder. At chili powder. At itong garam masala. Konting garam masala. Lalagyan natin ng fried onion. Salt. Yan. At saka panta. Lagay lang lahat. Imamarinate lang ito natin ng mga isang oras. Tapos babalikan natin dulo. Imamarinate lang natin yan ng isang oras. Lagyan ng fresh coriander. Yung mga pampalasa, paghalu-haluin lang ang top. Tapos, red chili. Nakahugas na po lahat yan. Si Kusinerong Okay Lami ang nag-prepare po ng lahat ng yan, ng mga mise en place niya. Kagigising lang. Kasi yung biryani namin dito sa barko, twice a week. Thursday at saka Sunday. Kasi hindi pwedeng Sunday lang dahil nga hinahanap-hanap. Lalo na lang yung second kupo. Ngayon, haluin lang natin yan ng maigi. Imo lang ng halo-haloon siya para ang lami magsuksuk kaayo. Yan, anak. Unsa naman dyan sa camera? Klaro ba kayo? Para masayuran ng atong mga amigos, ng mga chief cook, ng atong mga amigo sa barko. Ay shout out diha sa akong mga amigong mga kusinero. Si Victor Asinci Jr. Mayor ng CME CGM Southfield Agency. Maayong adlaw, boss! Kana sila, mga matitikas na kayo mga kusinero diha sa CGM. Mga dagko kayo ng ilang mga barko. Si Cyrus Gisinten Abhol, chief cook ng Cardiff Crewing. Yun, ang ating mga magigiting na mga kusinero dyan sa Cardiff. Hello mga sir! Kumusta na mo diha? Kumusta na Pilipinas? May masasain pa ba tayo bukas? Saka namin. Si Mar Shabal, ang akong parienteng umangkon sa Santo Niño, Wizard Samar Dong. Maayong adlaw diha sa imo. Di alam po ang inyong kusinerong Okay Lami. Nagpasagad na po siya. Okay. Karo na. Kara. Na marinate na atong nang nahalo ang atong manok pag maayo. Karon, i-marinate lang ni nato siya og mga 45 minutes to 1 hour. Tapos babalikan natin 'to, gagawin na natin yung ating rice, ang ating rice. Ang ating rice muling giingon nga basmati rice.
basmatic yun ang gamiton para nindot ang imong biryani. Kanang, ang iyang green ba? Kanang kuhan sa kuhan, purma yung hugis ng ating bigas, medyo mahaba, parang halos parang noodles. Kasi sa biryani nga daw, hanggat masasabing maganda yung biryani mo, pag maganda yung klase yung bigas mo, yung mahaba siya, yung green ng bigas, mahaba. Isosoak lang natin ito ng mga isang oras din, tapos ibubol natin ang bigas. Ang pag-ano ng bigas sa biryani, pinapakuluan siya. Yung pagpakulo mo, may mga pampalasa na doon. Ipapakita natin mamaya habang nakasok din ito at saka nakamarinit ang ating manok. Ayan naman ang ating mga ingredients sa iisa-isahin ko ngayon. Ito, coriander, turmeric, chili powder, garam masala. Ito yung pinaghalo-halo. Mamaya ilalagay natin ito sa ating boiling water, cinnamon, bay leaf, cardamom, chili, dried chili, at saka cumin seeds, yan, cloves, at saka peppercorn. Ilalagay natin yan doon sa ating boiling water. Papakuluan na natin, lulutuin na natin ang ating basmati rice para sa ating chicken biryani. Ito nga, yung tubig natin, lalagyan natin ng mga pampalasa. Sinabi ko na kanina yung mga sangkap niyan at isusulat pa rin natin sa description. Ayan. Tapos lagyan natin ng asin. Ng asin. At ng butter. Haluin lang ng konti. At ilalagay na natin ang ating rice dito. Papakuluan lang natin. Dito natin siya lulutuin hanggang 85% o 90% ng rice ang doneness. Parang kung sa pasta, al dente lang. Al dente siya. Al dente. Hindi yung luto. Al dente kung sa pasta, kung tawagin. Ito nga palang biryani nito. Shout out dun sa kaibigan ko si Albert Azares. Siya ang nag-request nito. Boss Albert, ito na yung biryani natin. Ayan. Papakuluan lang natin. Lulutuin natin yan. Lulutuin natin. Babalikan natin after 15 minutes. I-check natin kung naka 85 to 90% na yung doneness ng ating rice. At ngayon, tutulak lang natin siya doon at lulutuin na natin yung ating manok habang nakasalan doon. Ngayon, ang manok na ang ating lulutuin. Sa pagluto ng manok ng ating biryani, ayan, maglalagay lang tayo ng konting oil muna dito bago yung ghee. Kasi masusunog yung ghee natin. Oil muna tapos ghee. Lalagay natin. Kasi sa mga Indian cuisine, kailangan maraming oil natin dahil meron silang mga dry ingredients, yung mga dry mga powder. Ina-absorb kasi yung oil na yan. Kaya kukulangin. Ayan. Ayan na yung oil natin. Ilalagay natin ngayon yung pampa aroma nila. Yan, chili flakes, cardamom, cinnamon, dilip, at saka cumin seeds. Lagay na natin. Tapos sa time na yan, napakabango na ng ating oil. Umuusok na. Ngayon, ilalagay na natin ang ating onions. Onions, maraming onions. Sila, pag nagluluto, nako, malulula kayo sa dami ng mga sinasang nila. Kaya, yung pagkain talaga nila, pagdating ng mga Indian food, masasarap talaga. Kasi hindi nila tinitipid.
ang ingredient pagdating sa kanilang pagdain. Ganyan ang mga ingredient pagdating sa food nila. Yan. Susuti lang natin. Pagdating natin ng kahit aduman, ilalagay na tayo ng salt para may flavor siya. Ilagay na natin ng salt. Ayan, nag-translucent na sweat na yung onions natin, nag-caramelize na. Ngayon, lalagyan natin itong pinaghalong ginger at saka garlic paste. Sa marination kanina sa manok, nilagyan din natin, nakaligtaan ko lang sabihin, nilagyan ko. Ito natin yan, lagay-lagay lang. Lagay na natin yung tomato. Yan. Kailangan mahalo lang siya. Ayan. Ilagay na natin yung ginger at garlic paste natin. Ilalagay na natin ngayon itong pampanghang. Yan. Lagay natin yan para panghang yung chicken natin. Tapos lalagay na natin ang ating chicken. Lagay lang. Kasi nga may nilagay na tayo ditong mga powder. Dadagdagan lang natin ng konti. Maglalagay tayo ng garam masala ng kaonte. Additional na lang yan. Turmeric. At sa chili powder. Konti lang. Saka itong tomato juice. Pag wala naman kayong tomato juice, don't worry. Kahit konting tubig lang, lalagyan. Ayan. Haluin lang natin ng mabuti. Haluin lang natin ng mabuti para mag-combine yung mga pampalasa natin. At bibigyan natin ng konti. Hindi na natin yan sasabuan. Wala na tayong dadagdag na liquid yan. Lulutuin lang natin hanggang sa maluto yung manok. Hindi yung lutong-luto kasi may proseso na naman siya mamaya pagdadaanan. Tatakpan natin, lulutuin natin mga before 20 minutes. Check natin 15 minutes. Basta mahina lang yung apoy. Kasi mag-oily na yan. At maya-maya, anuhin din natin, haluin din natin, mix din natin. Okay. Habang itong rice natin, dito, ayan, ang ating rice, chicken natin ngayon. Ayan na. Okay na yung rice natin. Sasalain na lang natin ito. At saka, ready to go na siya mamaya sa next process. Ayan, naka 8 minutes na tayo. Maya't maya, haluin lang natin. Ayan o. Wala nang nilagay na extra liquid kanina bukod dun sa tomato juice. Ayan. Maka 20 minutes na tayo na niluto to sa maihina lang na apoy. Ayan. Hindi tayo naglagay ng sabaw kanina ng extra liquid. Ayan na siya. Nag-well na. Ipipinis na natin kasi luto na siya. At saka may susunod na proseso pa siyang pagdadaanan mamaya. Lalagyan lang natin ng ganyan. Ang main dyan, pag naluto na, lalagyan pa yan ng ghee. Clarified butter nila. At lalagyan natin ng fresh coriander. Haluin lang natin. Ayan na. Tingnan mo naman. Oh my God. Luto. Rice bread.
Again ulit, kailangan yung sauce wood na isama. Onions, coriander, some ghee. Hindi mawawala sa kanila yan, pampakulay. Patong ulit, patong-patong lang. Hindi patong-patong ra. Patong ulit. Tapos, yung last nyo. Ganda ng pagkaluto ng karne. Simulan natin ng konti. Ayan. Saka fried onions, chopped coriander, ayan. Konting ghee. Ipagpapulay sa na yung gas na rice. Yung rice kailangan hinahon tayo sa rice na hindi siya maturo. Kasi ang ano natin rule nga, mas maganda pag medyo mahaba yung ano natin. Ayan. Ayan mo lang. Ilagay na natin itong lahat. Coriander, fried garlic, saka dressing lang ng ghee, saka kunting oil. At then, lagyan natin ng kunting garam masala on top. At big bag ng pero. Ngayon, tatakpan lang natin yan. Tatakpan lang natin siya. Lulutuin natin ng 5 minutes. Abos yun na yun. Ipiplating na natin mamaya. Biryani. Ngayon, itatransfer na lang natin siya dito sa ating food pan. Ipipinis lang natin ngayon. Lagyan natin ng coriander. Fried garlic. Konting onion. Konti lang. At slice lemon. Ayan. Itlo. Ayan. 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 Chicken biryani.